na tili rito, maaaring bumalik ang mga Bastila. Higit na mas ligtas kayo ng iyong kapatid sa piling ng mga insurrectos. Kaya sumama na lang kayo sa amin. Ako mismo ang mangunguna sa pagsalakay sa Ilaya at papatay sa mga insurrectos. Mahusay ang iyong pakiramdam, Ginoo. Ngunit hindi sapat ang inyong kaalaman. Kung ganun, bakit hindi mo sa amin isali ng iyong kaalaman? Mas importante ba yung iniisip mo kaysa sa sakit na ulo na binibigay sa akin ng pesteng Antonio na yan? Si Victoria, dahil natuklasan ko kung saan nagpapakita ang mga kaunang diwata ng Indio at ni Antonio. Ibig niyang magpakita tayo sa kanya. Tuturuan natin siya ang aral. Hindi ako alis ni Mama! Hindi kayo nagpapakita sa akin! Pakita kayo ang mga diwata! Hindi papatay kong Indio ito! Tama ang sinabi sa'yo ng Sangdi. Ang mga kalakal ay dinadala ng mga Kastila sa ibang bayan para ito ay pagkakitaan. Malaki nga marahil ang kinikita ng mga Kastila sa mga galyon na nanggagaling dito. Kaya lalo silang yumayaman. Ayan ay kung makakarating sila sa Acapulco o sa Mexico. Ang mga mangangayaw kasi ay hinaharangan ang mga galyon nila at nilolooban. At nagtatagumpay ang mga mangangayaw? Hindi ba sila kayang labanan ng mga dayo na lula ng galyon? Ang mga mangangayaw ay may sariling sandata, gaya ng sa mga dayuhan. At mas marami sila. Pakita kayo mga diwata! Mga walang hiyang diwata! Magpakita kayo! Hindi kita maunawaan, Simeon. Kung wala ka ng kapangyarihan, paano kang nabuhay muli? At paano mo nabuhat yung mabigat na troso na dumagan kay Jose? Nabuhay ako dahil ibinalik ng mga diwata ang aking duman. Subalit hindi kasama ang taglay kong kapangyarihan noon. Nabuhat ko lamang yung troso dahil sa tulong ng mga diwata. Umaasa pa naman ang lahat na magagamit ng kilusan ang iyong kapangyarihan sa pakikipaglaban sa mga dayuhan. Paano pa ngayon tayo magwawagi sa pakikipagdigma sa kalaban? Patawarin niyo po ako, Itay Cosme. Hindi ko po kayo nais biguin. Wala kang dapat ihingi ng tawad, Simeon. Nagpapasalamat pa nga ako at naging matapat ka sa akin. Hindi ko po kayo nais nilangin o ang ating mga kasama. Kung papahintulutan niyo po ako, nais ko po silang harapin at sabihin sa kanila ang katotohanan. Elena! Ngayon ako pa hinahanap ng inay mo. Halika na, uwin tayo. Alam ko na kung paano tayo yayaman, Diego. Ano bang pinagsabi mo? Mga kasama, tinawag namin kayo dito dahil may mahalagang bagay na nais sabihin sa inyo si Simeon. Simeon? Batid kong ikakabahala ninyong lahat ang aking pagtatapat sa inyo. Ngunit nais kong malaman nyo na... Mga kasama! May mga dumarating! Pagpamunin nyo ang aming pag-ambala sa inyong gabi, Tay Cosme.
Sila ang aking nahimok na sumama sa ating pangkat. Nang mabalitaan nilang boy si Simeon at kasama sa ating pag-aalsa, ay hindi na ako nahirapang isama sila dito. Totoo nga. Buhay ka, Simeon. Sigurado ako. Marami sa mga kasama namin ang sasama sa'yo. Kapag nalaman nilang totoong buhay ka. Hindi ka nga pangkaraniwang tao, Simeon. Isang malaking karangalan na makasama sa labanan ang isang may dugong diwatang tulad mo. Napakatigas ng ulo ng dayong ito. Magayon, gamitin natin ang ating kapangyarihan. Ibalik natin siya kung saan siya nararapat. Elena, bakit mo kami pinapunta dito? May trabaho kong ialok sa inyo. Paano mo kami mabibigyan ng trabaho? Gayong katulad ka rin naming tagatinda lamang dito sa pamilihan. Sapat na ba ang mga kabayaran na yan para pagkatiwalaan niyo ako? Higit pa rin ang mapapa sa inyo kung tatanggapin niyo ang alok ko. Elena, anong kalokohan to? Gusto mo bang isumbong ka ng mga yan sa mga amo nila? Tahimik na ang buhay natin. Huwag ka na lumikha ng gulo. Diego, mas magiging maayos ang buhay natin kung gagawin natin to. Mabuti pa maghanap ka ng mapagbibilan ng murang bangka at mga sandata. Para saan ang mga bangka at mga sandata? Ha? Ano ba talagang binabalak mo, Elena? Oo nga, Elena. Ano bang binabalak mo? Tatambangan natin ang galyon sa dagat. Kukunin natin ang mga mamahaling kalakal. Gagawin natin yun bilang mga ngayaw ng dagat. Delikado ang binabalak mo, Elena. Maaari tayo hatulan ng kamatayan ng mga dayo. Oo nga. Kontento na ako sa pagtitinda sa pantalan. Malit man ang kita ko. Pero alam ko, ligtas naman ako. Ligtas? Ano bang ibig sabihin ng ligtas para sa inyo? Yung pinahihirapan na tinatapakan ng pagkatao ninyo? Yun ba ang buhay na gusto nyo? Ako ayoko na. Sawang-sawa na ako sa pang-aapi at panggigipit ng mga Kastila. Hindi uunlad ang buhay natin kung patuloy tayo magpapailalim sa kanila. Kaya tama lang na pagnakawan natin sila dahil pinagnanakawan din nila tayo. Ngayon, kung sapat na sa inyo maging alipin ng mga dayo, makakaalis na kayo. Tinatanggap namin ang alok mo, Elena. Ikaw, Diego. Narinig mo sinabi ng mga bagong dating? Ikaw ang dahilan kung bakit sila sumapi sa atin. Kaya mas makabubuting
Huwag muna natin sabihin ang totoo. Dahil ayaw kong tumiwalag sila sa ating pangkat. Ngunit, hindi ho ba ito panlilin lang? Ngunit mas mahalagang maparami natin ang kilusan. Dahil yun ang iyong magiging bago kapangyarihan bilang pinuno, Simeon. Kapag marami na tayo, mas madali natin maitataboy ang mga Kastila sa ating lubain. Simeon, hindi mo naituloy ang nais mong ipahayag kanina. Maaari ko bang malaman kung ano ito? Gusto lamang sanang sabihin ni Simeon na ipagpatuloy mo ang pagtuturo sa lahat ng mga pamamaraan ng pakikipaglaban gamit ang kapilan. Isang karangalan ang turuan sila lahat, Simeon. Mabuti naman at napawin ng pag-aalala mo sa iyong ubo, Mayang. Panatag ng aking loob, pagkat nangako sa akin ng diwata na magiging ligtas ang aking ubo malaya. Ilang beses ko bang uulitin sa'yo, Victoria? Pinaglaruan ako ng mga diwata. Niligaw nila ako upang takutin. Pagkatapos, dinala ako dito upang ipagyabang ang kanilang kapangyarihan. Por Diyos, por santo naman kasi, Juancho, itigil mo na yung obsesyon mo sa mga bruhang kampo ng Diablo na yan. Ngayon pa ba ako titigil? Kung kailan nakita ko na? Kung anong kaya nilang gawin? Tinakot ng kapangyarihan nila ang mga kasama kong soldadong paglusob ng Ilaya. Ganon sila kalakas, Victoria. At yun ang kapangyarihang nais kong mapasa akin. Bigla ka na wala, Mayang. Ako tuloy na pag-initan ni Senyor Juancho dahil hinahanap niya ang Cabeza de Balangay. Saan ka ba nagtungo? Patawarin mo ako, Tuhay, kung di na ako nakapagpaalam sa'yo. Biglaan kasi yung pagbalik ko sa aming banwa kasama ng aking ubo malaya. Malaya? Buhay nga si Simeon. Siya nga pumaslang kay Senyor Javier. Ginawa lamang yun upang bigyan ng katarungan ng aming Iloy. At yun din ang nagtulak sa kanya upang bumalik sa Ilawod. At ito pa rin ang kanyang bugna. Tuhay, nakita mo ba ang aking ubo malaya? Nakita ba kayo? Nang pasalangin niya si Senyor Javier, hindi ko siya nakita muli. At wala akong naririnig na balita nandun siya sa Ilawod. Tiyak ko mapapahamak siya kung nandun siya. Hindi niya kaya si Senyor Juancho mag-isa. Paumanin mga kasama, ito lamang ating hapunan. Hayaan nyo, bukas sa bukas, luluwas tayo ng Ilawod upang kumuha ng pagkain. Sandali. Bakit kilima lang kayo? Anim kayong dumating kanina. Nasaan ang kasama nyo isa? Kanina pa nga nang napapansin wala si Gerardo. Bigla lang nga wala. Magandang gabi po, senyor. Ang sabi sa akin ng aking soldado ay meron ka raw na isabihin sa akin. Si, senyor.
Siguraduhin mo lamang na mapapakinabangan kong sasabihin mo. Kung hindi, ipapapatay kita. Tungkol po ito kay Simeon, Senyor. Simeon, narinig mo yun? Namawala yung isang kasama nila. Kinakabahan ako eh. Baka mamaya espiya yun. Nagtungo sa Ilawad upang magsumbong sa mga dayo. Huwag na muna kayo maghusga. Mas makakabuti siguro kung bumaba na muna kayo ng Ilawad upang pagbatsyag. Masusunod, Simeon. Pero teka, bakit kami? Paano kung totoong espiya ngayon at mapahama kami? Simeon, baka pwedeng iba na lang ang utusan mo. Masusunod, Simeon. Masusunod. Tayo na. At ano naman ang tungkol kay Simeon ang iyong sasabihin? Ilang araw nang patay si Simeon? Isa siyang taksin na muntik na sanang magpahama kay Malaya. Magandang gabi. Upeng, kanina ko pa kayo inaantabayanan ni Mayang. Gabing-gabi na. Asan si Mayang? Waraytarong, may nakasalubong ho kasi kaming Ginoo. Kaibigan daw ho ni Mayang mula sa Ilawad. Waray tarong, sumama po pabalik ng Ilawad si Mayang. Ituring mo ang bahagi na iyong katawan ng kapilan. Kailangan maging isang kilis ninyo. Kapag tinaga mo ito sa isang kalaban, padaluin mo ang lakas upang maging katumpas ito. Ikaw naman, Ginoo. Thank you.
nakita dito sa atin na isang lalaki na may malaking pilat sa mukha? Ay, naku Pedro, wala eh. Kapag nakita mo, pakisabi ka agad sa akin, ha? O, sige. Salamat. Magandang gabi po. Magandang gabi, Senyorita. Nandiyan po ba si Padre Jacobe? Nais ko po kasi siyang makausap. Senyorita, wala ho ba kayong nabalitaan? Wala na ho si Padre Jacobe. Pakamatay po siya. Simeon ay isang indio na inibig na esperansa. Kapag hinanap ako ni Tay Cosme, kayo na bahala ng dahilan sa kanya. Panganib niyang gagawin. Paano kung si Senorita Esperanza mismo magsabi sa kanya? Fernando, sa wakas, nagpakita ka na rin. Nasa nagpakaka, Papa? Bakit hindi po natin siya kasama? Nasaktan ka ba, bata? Hindi po. Buti na lang. Nasaling ako.